Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ginugunita ang mahal na Birheng Maria bilang ina ng ating simbahan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo pakundangan sa inang mapagmahal ng iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinamit ng mga kaanib mong isinilang upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Laging tinatanggap ng Diyos ang nagbabalik loob at inaaliw ang nawawalan ng pag-asa. Iwan mo na ang kasalanan, lumapit ka sa Panginoon. Magmakaamo ka sa Kanya at mapapawi ang iyong sala. Manumbalik ka na sa kataas-taasan. Talikuran mo na ang gawang masama at kamuhian mo ang Kanyang kinasusuklaman. Sino ang magpupuri sa Panginoon sa daigdig ng mga patay? Ang mga buhay lamang ang maaaring magpuri sa Kanya. Ang mga patay, sapagkat sila'y wala na, ay di na maaaring magpuri sa Panginoon. Mga buhay lamang at malulusog ang maaaring magpuri sa Kanya. Kailaki ng pagkahabag ng Panginoon, anong dali niyang magpatawad sa nagbabalik loob sa Kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sambayan ang tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Sambayan ang tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan. Dahilan na siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sambayan ang tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sambayan ang tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin. Upang bumugsuman ang malaking bahay
di sila abutin. Sambayanang tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagip kong nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at yung pagliligtas. Sambayanang tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating ginugunita si Maria bilang ina ng ating simbahan. Hindi lang po tumayong ina si Maria kay Jesus, kundi pinagkatiwala kay Maria ang alagad na minamahal ni Jesus. Pinagkatiwala kay Maria yung napinakamamahal na alagad ni Jesus nung siya ay nakabayubay sa krus at nasa bingit ng kamatayan. Yung tagpo nito ay noong nakapako si Jesus sa krus. Habang siya'y nakapako, nandoon si Maria, ang kanyang ina. Nandoon si San Juan, no, kanyang pinakamamahal na alagad. Nandoon din si Maria Magdalena. At ipinakita ni Jesus sa ating ebanghelyo na kahit na sa gitna ng paghihirap, kahit na nasa bingit ng kamatayan, walang ibang inisip si Jesus kundi ang kanyang minamahal. Naisip pa ni Jesus yun, no? Mamamatay na lang din siya. Naisip pa ni Jesus yun, naghihirap na lang din siya. Pero yun pa rin ang laman ng kanyang isip, yung kanyang minamahal. Ibinilin niya ang kanyang minamahal na ina sa kanyang alagad. At ibinilin din naman niya ang kanyang minamahal na alagad sa kanyang ina. Para bang hindi niya pwedeng pabayaan at iwan ng ganun na lang ang kanyang ina at ang kanyang minamahal na alagad. Kaya nga, ang sabi ni Jesus, "Narito ang iyong anak. Ituring mo siyang anak."
At ganoon din naman, sinabi niya sa kanyang minamahal na alagad, narito ang iyong ina. Ituring mo siyang ina. Dito'y pinapakita na ang pagiging ina ay hindi lang sa dugo nakikita. Hindi lang sa katayuan ng buhay, kundi higit sa lahat sa gampanin at responsibilidad. Dahil hindi natatapos ang pagluwal sa isang sanggol ang pagiging ina, kundi ito ay panghabang buhay na responsibilidad. Kung kaya't ang pagiging ina ay hindi lang para sa mga may asawa o hindi lang para sa may mga anak at pamilya, kundi para sa mga taong kayang kumalinga at magmahal katulad ng isang ina. Ito yung ginampanan ni Maria. Hindi naman niya tunay na anak si Juan, pero inako niya ang pagiging ina dahil ito ang utos ni Jesus. Ito ang utos ni Jesus. Ang gandang makita, no? Kinupkup ni Maria ang pinakamamahal ni Jesus. At ang pinakamamahal ni Jesus, tinuring na ina, si Maria. Kaya nga si Maria naging ina ng ating simbahan dahil kinukupkup niya ang lahat ng alagad na minamahal ni Jesus. Tinuturing niyang anak ang mga alagad at sumusunod kay Jesus. Si Maria, tumayong ina ng ating simbahan dahil sa kanyang patuloy na pagkakalinga sa mga taong nagmamahal at sumusunod kay Jesus. Siya ang ating naging takbuhan sa panahong tayo ay nahihirapan. Si Maria ang tagapamagitan natin sa Diyos sa tuwing tayo ay mayroong kahilingan. At si Maria ang nagpoprotekta sa atin sa lahat ng kapahamakan. Matuto tayo kay Maria na hindi ibig sabihin hindi mo kadugo o hindi mo kaano-ano, hindi ka pwedeng maging ina. Hindi po. Dahil ang pagiging ina, hindi lang nakikita sa dugo, sa pangalan o sa katayuan sa buhay, kundi higit sa lahat sa gampanin at responsibilidad na inaako. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo upang makamtan ang mabisang tulong ng mahal nating ina na siyang nagsilang sa hari ng langit at lupa. Ating sambitin sa bawat panalangin, dinggin mo ang aming panalangin o Panginoon. Dinggin mo ang aming panalangin o Panginoon, upang ang simbahan ay makasunod sa kababaang loob ni Maria na kanyang ina at huwaran. Manalangin tayo. Dinggin mo ang aming panalangin o Panginoon, upang maipahayag ng mga mag-asawa sa kanilang pamumuhay ang karangalan ng ina ng Diyos. Manalangin tayo. Dinggin mo ang aming panalangin o Panginoon, upang ipakilala ng mga pari at relihiyoso ang kalinisan ng birhen ng mga birhen. Manalangin tayo. Dinggin mo ang aming panalangin o Panginoon, upang ang mga pinuno ng mga bansa ay lingapin ng reyna ng kapayapaan at magtamasa ng kapayapaan at katiwasayan ang mga bansang kanilang pinamumunuan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang aming panalangin o Panginoon. Sa tulong ni Maria, ilapit natin sa ating Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang aming panalangin o Panginoon.
O Panginoon, loobin mo na ang lahat ng nananalig sa mahal na ina ni Jesus at ng sangkatauhan ay makadama ng kanyang tulong at paglingap, alang-alang kay Kristong ating Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagsugay, nagmamahal sa'yo. Saan nyo nitong tinapay, na nagdudulot ng buhay, at alam na sa kisag magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila, upang sa pag-ibig ni Mariyang Birheng Ina ng Sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos sa tanan, kami ay sa Kanya makipagtulungan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, na ina ng ating simbahan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay ay dumalangin sa tulong ni Mariyang Ina at Birheng Banal at mabuting balita ay mailaganap sa tanan at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan. Sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal din po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananali kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre.
Magsiupo na muna po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maaari na pong tumayo at lumabas ang lahat ng mga nakaupo.